Pangkawa. Pang sang chia. Pangkawa. Sang intindi. Mamas, yung sabi ko kagabi, nag-menasads ko si Lolo. Yung mamasads ko yung tiyan ni Lolo para maganda yung daloy ng kanyang dumi. Magandang daloy nga yung kanyang dumi, pero pinaglalaroan naman niya kayo. Ay, kahit ka lupa. Naaamoy ako dito sa dami ko. Namimiss ko talaga yung amoy na to. Ang pamasans dyan. Ang ano lang. Mag-chat lang sa akin. Sinong gusto mong magpamasans, mag-chat lang sa akin? May ano naman ako. May dinugli. Padugli yan. Malaki ng braso ko. Yan, yung iba, nagpapasalamat ako. Si Matyaga silang nanunood sa aking YouTube channel. So, nagtsatsaga lang din ako ng upload dahil wala naman talaga akong libangan. So, naglilibang lang po ako. Para pag wala akong nagagawa, meron akong napapanood po katas ng trabaho. Kasi pag wala na akong nagagawa, ayan na yan yung nag-iimot ako. So, yung reveal ko kanina sa na-upload kong video kanina, every time talaga na nagpapahinga ako, yun yung kalungkutan talagang pumapasok sa isipan ko. So, marami kasing malungkot sa buhay ko. Marami kasing istorya sa buhay ko na puro kalungkutan. Or, alam mo yung kung kailan ka na naging masaya at saka yung biglang malulungkot ka naman dahil bibigyan ka na naman ng alam mo yung kasiyahan mo. Kung sa mga bibigyan ka ng isang kaligayahan tapos biglang ang bagsak mo, tatlong kalungkutan. Ganun kasi ang life ko. So, kung bakit ako ganun, sinabi ko kanina, yung reveal ko kanina na nasira yung pangalan ko. Kasi unang-una kasi doon kasi sa ex-relation ko, yung ama ng aking mga anak, ginawa kasi niyang pity yung pagkatao ko. Kaya hindi ako makagit over sa nangyayari sa akin. So yung takot na magtiwala ako ulit na dahil piniki niya yung kasal ko, ganun ba? Yung kasal ko. So natakot ako biglang natakot ako magtiwala sa ibang lalaki, sa lalaki. Tapos ngayon nung ano naman, dumating sa buhay ko na nagkaroon ako ng ano, Chinese na may nakilala ulit. Tapos, akala ko okay na lahat.
pero hindi ka pa rin pala magiging masaya. So, wala eh. Parang nagiging useless ang buhay ko. So, ang kalungkutan ko, tuloy-tuloy na yung parang hindi ako nagiging okay. So, para bang iniisip ko noon, parang wala akong karapatan o wala akong chance na magiging masaya dahil sa nangyayari sa akin. Ganun, parang nag-self-pity na lang ako na wala na talaga akong pag-asang lumigaya dahil wala talaga, hindi para talaga sa akin lahat. So, ayun, wala akong magawa, kundi wala. Kasi wala naman eh, wala pang kasiguraduhan yung life ko kung paano at sana kumapupunta talaga. Kasi wala naman eh, wala namang nagtsatsaga na sa akin, parang nawala na akong pag-asa. Biglang natiguan, nawala ng pag-asa. Kasi hindi ko pa alam, wala talaga, nawala na ako ng gana sa buhay ko. Kung sino lang kakausap, okay lang. Pag wala-wala din, okay lang din. So, parang nala eh. Hindi ko na alam. Pero hindi ko na iniisip yung para sa akin. Ang iniisip ko na lang para sa mga anak ko. So, kaya ko naman mabuhay kahit wala akong katuwang or wala akong karamay sa buhay. So, habang malakas pa ako ito, talagang nagtsatsaga ako. Pagtsatsagaan ko lahat para magampanan ko ang lahat na dapat agampanan at dapat asikasugin. So, marami pa akong dapat asikasun sa buhay ko. So, yun. Ayan lang, paunti-unti, pa isa-isa lang, pa isa-isa lang isol. Kasi kailangan, hindi kayang ipagsabay-sabay. Wala. Kung sinong may ayaw sa akin, okay. Kung sinong may gusto, okay lang. Ganun lang ako. I-kuan ko lang. I-enjoy ko lang yung life ko. Open-minded naman tayo eh. Positive naman tayo sa lahat eh. So, yun. Kung ano mga nangyayari sa buhay. So, yun, ini-enjoy ko na lang. Pero, andito yung sakit talagang hindi nawawala. Yung sakit na nararamdaman ko hanggang yun. Nararamdaman ko pa rin. Oo. Siguro naman, yung iba dyan na makakaano dito sa istorya ko, nakaka-relate at naiintindihan nila yung ibang may alam. So, ayun, wala. So, kailangan kong libangin yung sarili ko. Kaya ipinandaan ko dito sa YouTube, sa TikTok, sa FB, kung ano-ano na lang. Para sumayo or ano lang yung wala yung stress. Dahil kung iisipin ko talaga ang sakit sa dibdib, lahat ang nangyari sa akin sa akin. Akala ko yung ito na mag-okay na ako. Hindi pala eh. Akala ko yung itong kwan ko ngayon, buhay ko ngayon, okay na ako. Pero hindi pa rin pala. Dahil wala eh. Parang walang nang may gusto. Parang wala nang seryoso. Parang ano, parang nabiglang nagmamakaawa. Hindi nagmamakaawa. O yung toon lang talaga. Hindi talaga nawawalan talaga ako ng gana. Alam mo, magtiwala kasi parang wala na eh. So, ayan guys. Pahapyaw-hapyaw lang yung kwento sa buhay ko. Pero malalaman nyo pa rin kung bakit. Ano pa ang totoo at ano pa yung sa loobin ko. Talagang gano'n. Hapyaw-hapyaw lang muna. Naamoy ko talaga yung namit. Iba yung amoy. Parang meron akong naalala ang amoy. Nagdubli kasi ako, naka-sleeveless kasi ako, tapos lumabas ako, natapon ng basura. Yan guys. Itong indayboiser yabag nyo guys. Ako po yung indayboiser yabag na ang daming kachichiburichihan sa buhay. Alam mo, ang daming alam. Ang daming kayabagan na ginagawa sa buhay. So, ito lang. Ganun-ganun na busilpisi lang ako dahil nakatingin sa akin yung CCTV. Nakaharap sa akin yung CCTV na para lang talagang mabasad ng sinulo.
Kunyari lang yun. Kasi may CCTV nanonood sa akin. Thank you for watching. Bye.